pinakamura daw, 3,525. Ay, bongga, oh. Ito po, 5,000. 5,000 pesos po. Very, ano? Katriona. Mas mura kala atin ng 50. Ayun sila, iba-ibang kulay, guys. Kung kailangan nyo. Ayun o, mga pang flower girl yung pula. Pag wholesale, 100 pesos. Pag wholesale, 50. Ito yung mga gusto kong ipa-upgrade sa stylist namin. Kapareho lang talaga ng mga ganong kamahal na wedding. 60. Daw doon, mas mura kaysa sa 168, pero kasi marami rin nagsasabi na mas magaganda daw yung mga design sa 168 saka sa D8 Mall. Kasi sabi nila doon nga daw sa Tabora Street, doon marami rin gown. Mas mura talaga kung medyo budget ka, doon pupunta. Pero dahil nga sa medyo mas luma na daw yung mga design doon, kaya mas mura siya. And si Bubu, sila naman, hihiwalay sila sa atin. So sila naman, magbo-vlog sila ng mga suit, yan, mga barong, mga bowtie, necktie, hahanap sila doon ng mura. Isasama nila kayo ni Jeffrey. Siya naman ang isa sa mga groomsmen ni Bubu. So punta tayo ngayon ng biyahe tayo. Pasilyo 2E, yan, may mga necktie din dito, tsaka mga coat. Dito sa third floor, meron pa rin ha, yun o, mga coat. Yan, may infinity dress din. Dito sa Soler Recto Wing, ayan, level 4, mga bridal, and the gown. Tamang Soria Soria dyan. Soria 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 Soria! Soria Soria, apat-apat! Soria! Dating dito sa 4th floor, yan, turn right daw or diretso. Yan, nagsisimula na siya dito. So yan, mag-iwalay na tayo ni Bubu at saka ni Jeff. So titingin sila ng mga suit and tie. So kami ni Latricia and ni Will, hanap tayo ng gown. So bye Bubu! Bye. See you later! Love you! Nandito tayo sa bride's pad. Ayan, ito yung mga pang parents siguro to. Ito yung bungad pa lang, oh. Ang ganda na nito. Oh, wow. Hi, ate. Magkano po ang pinakamura niyong gown? 8,000. Saan po yun? Ano po, tsura, ate? Ito guys, oh, mga tig. 8,000 nila, ate. Ang ganda. Ang tela, no? Ito po, 25. Ayan siya, guys. 25,000. Ah, may accessories na po siya kasama. Ito po, mga ito po ba? Ayan, kasama na pala siya, guys. Ng mga gown. Ay, ang ganda nun, no? Ate, ano pong pinakamura niyo pong gown? 8,000 po. Saan po siya, ate? May sample kayo. Ito, oh, sale. Uy, para sa 8,000, no? Mura na to. Maganda yung mga beadwork niya. Tsaka yung tela, hindi basta-basta, no? Magkano po ito? 25 po ito. Kasi ano? Two-tone pinya. Ang ganda nga ng tela, oh, guys, oh. Oh, bongga. Talaga po? Saan po? Nag-propose. Ay, bongga. Ay, ate. Ayan, nanonood pala si madam. Thank you po. Ay. Ito ay 18, guys. Pero ang ganda na niya. Para siyang ball gown type. Tapos ito po, 25. Off-white siya. Ganda, parang Pilipiniana style. Itong isa, ayan, nakasale din, oh, guys. 9,525. Ay, bongga, oh, guys, oh. Diba? Pang ano, entourage pwede. 2,500 lang yan. Ito po, 5,000. Bigat pala niya. Tingin nga, patingin. Diba? Yes, ganda. 5,000 pesos. Ganda niya. Ganda. Ganda. Oh, set na siya. Nag-inquire ako sa ano, guys. O, naisipos kami ni Bubu. Ang labor is 8 labor pa lang yun, guys. Ha? So, dito, pwede punta kayo sa Bubisoria sa 168. Kaya lang si Bubu ang mag-vlog nun. Separate vlog yan. Kaya sila na. Ito yung gusto ko sa amin. Ito, guys, mga infinity dress nila. 150 pesos. So, online ang kayo. $650. Alam nyo dito, guys, sa 168, ang dami. Ang dami magaganda. At sa dami, ang hirap din pumili. Diba? Sobrang kinang sa personal.
Ang kanilang mga wedding gown. 7,500. Ang ganda oh. Hanggang magkano po? 7 po. Pwede ba maganto na lang sa kasal? Oo, ang ganda. Sobra. Very ano. Catriona. Catriona gray. So, Catriona gray. 3,800. Oh, 3,800. Silver. Silver lining. Ano? Silver lining. Dami, guys. Ito, yan. 8,000. 20,000. Tapos sa likod yung mga tigi 18,000. Ay, ang bong. May papalikpik ka dyan. Ito guys, yung mga sa mga parents and brunch nag-range ng 2,500. Sobrang pa mga ganun to. 2,000. Mga Filipinian na style. Thank you, ate. Thank you po. Nanonood si ate Zing. Thank you po. Ito 18 guys, tapos ito 35. 35. Inagay ko lang yung kulay. Parang yung kulay. Parang yung kulay. Parang yung kulay. Parang yung kulay. 12,000 na, alam mo yan. Kasi 3D yan. Titingin naman ng aking mga bridesmaid. Ayan, pula. Ayan. Kano po yung inyong infinity? 600 po. Pagka wholesale po, 500. Hindi kaya ng 500 ate. Mas mura kala ate ng 50. Meron sila iba-ibang kulay guys, kung kailangan nyo. Nakifit ng aking bridesmaid. Patong nga lang. Parang sa'yo ni Trish. Ang haba, baby. How does it feel? Parang bubot. Tsaka makapal yung tela nyo. Hindi siya yung manipis na. Oh, ganda. Ikot ka naman sis, usog ka ulit. Ikot sila. Meron daw sa YouTube. So, para makita nyo kung anong klaseng ikot yung gagawin. Ayun na, mga pang flower girl yung pula. Ate, magkano yung pula? Ito pong pambata. 1,000. Hindi ko abot. Huwag nang magpanggap, be. Hindi abot. Sa pambilihan ng Infinity. Dito pa rin yan ha, sa 4th floor. Ayan si ate. Hi ka ate! Dito sa kanila, yung 600, meron na siyang kasamang tube. Ayan, ganito siya. May iba-iba rin sila mga kulay. Full balloon na daw yan. Naka-t-shirt lang ako, oh. Tsaka leggings sa slippers. Tsaka yung bag ko from Melco. Tayo sa 6th floor and may mga gown din pa dito. Uy, ang ganda nun! Bye-bye! Bye, bunny! Bye, bro! Bye! Hi guys, nandito kami sa 6th floor. So, mas mahal na lang ng onte, pero ayun, nandito sila sa may 168 sa 6th floor. So, mag-fit tayo ng mga gown nila. So, ayan, ang dami dito, ang ganda. Pero, expect na mahal kasi parang ang starting nila nasa 70 yata, 50,000, 70,000, ganun yung price. So, ito kay Elaine's Bridal. Sa yun yung mga panlalaki doon. Dito yung mga gown, tsaka yung mga nag-fit doon sa likod. Nagpi-fit sila dyan. Nagbihintay kami kay ate. Nagpi-fitting na siya ng dress. Ano ba masarap kainin yun? Shumai. And chicken. Ay, may ko parang corset siya, te. Yan ba yan? Hindi na ako. Dreams ko na yun. Ano punta ka? A-line. Sexy. Sana nga ito ko liit, bewa. Grabe lang. So, kahit paupuin ka namin yan, hindi yan siya yung... Forward po kayo konti. Walang puso, walang... Grabe! Saan? May ganyan ba pwedeng araw-araw? Para matrain yung chan namin. Kailangan talaga sa amin nakikita yung paletters yung kung gusto niyo embroidery with lace po siya, pwede po siya. Pahaluan niya ng lace para magbukang 3D yung effect ng design. Ting sa video, kumikin lang ka po. Kasi pagdating kasi sa picture, hindi na po talaga kikinan yun. Always, ano lang po siya, design ang makikita. Pero pagdating sa video, kitang-kita niyo po ang pinang.
Yan po. Tapos kung gusto niyo, meron din po kami isa, ma'am. Ito. Yan, pwede po siya. Tapos may mga estumpa rin po siya. Yan. Mas ganda maganda din po ang embroidery. Kasi mas elegant po siyang tingnan. Kasi malayo pa lang, kita mo po agad ang design. Sa ilalim, pwede din po siya. Apo, yung may design. Bali, ito naman, ready to wear po namin ito. Pero ito, ang ganda niyo. Bali, kung gusto mo maging plain, pwede din naman po. Bali, ito po. Taray, dalawa pala yun. Oo nga. 2-in-1. Reversible. Kasi ito, itong sitro namin. Once na ikinabit po kasi sa inito, hindi mo po siya mahalata. Ganda guys, hindi lang kita sa video yung kinang, pero sobrang kinang sa personal. Nasa 35 yung mga wedding. Dito tayo kay Bella Sposa. Maraming magaganda daw dito. Ayan, let's check. Ganda. Ito may mga robe din sila oh, sa labas. Dito ba sa dulo, Bella Sposa pa din? Dami magaganda. Ito ang ganda oh, ang kinang din. 25,000 daw yan. Option 25 din siya. Oh, ang ganda rin ito, oh. 25 din. Ang pinakamababa is 15,000 guys dito sa kanila. Ito po, lahat ito, nakasabit ito. Yung pinakamababa sa kanila, 15,000 daw ito. Ang gaganda na, oh. Dito tayo sa 6W. Pasilyo 6W, ayan. Anong pinakamura niyong gown po, ate? Ang pinakamura daw, 3,500 daw ito, guys. Ayan, oh, mga nakahanger niya. Tingnan natin ano itsura ng mga 3,500 nila. Sa mga entourage to, 3,500 daw ito. Yan yung mga ganito. Meron sila infinity dress. Tapos nilagyan lang din ng mga ganito. Nakakabili daw ng ganito 100 pesos. Mag-a-add lang ng 100 pesos. I don't know lang kung doon sa Tabora meron baka mas mura. I think may mas mura niyan. Ayan. Meron din pambata. Ayan. Alam niyo guys, nagsasara na. Dito lang sa 168, 3 hours na ata kami. Yes, no? Sobra. Hindi na kami abot ng D-Mall guys. Kasi susunod na lang. Kasi bali pupuntahan natin yung sa susunod. Tsaka sa Tabora, tsaka sa D-8. Puntahan natin yung next time. Medyo na-late kasi kami nang punta ngayon. Ganda nito guys. So, laki ng trail sa likod. Pang-dibu daw yan. Oo, oh, diba? Talagang gumagawa sila dito ng mga gown. Ang laki. So, yung pinakamahal sa kanila, 15,000. Ganda nito. Andito na lang yung ano mga pasadya. Ah, yun, may magkano po? 25. Ganda para sa 65 ah. Oh. Ang kinang. Para sa entourage, sa groomsmen, oh, 150 pero pag wholesale 100 pesos. Bowtie. Ate, magkano po? 70 ang isa, tapos pagka wholesale 50. Sa barong may 800, may 1,000, pinakamahal nila 45. Asan yung 800 niyo, ate? Ay, bongga na, para sa 800 ah. Diba? Pang entourage. Magkano yung ganyan niya, ate? 1,500. Nasaraduhan na tayo ng iba, guys. Ang aga nila magsara. Alam ko nga, 7 pa eh, pero ayun, sarado na sila. Oh, sunduin natin sila. Hi, Bubu, how are you? I'm fine. Nakapag-fit ka? How was it? Kaya ni Minus. Dito kami sa food court. Kain muna tayo, gutom na kami. Ngayon si Bubu makain na. Kain muna tayo, guys. Pero alam nyo, guys, pagka magpapagawa kayo ng wedding gown or ng bridal gown, sabi nila, agahan daw, 1 year to 6 months. Tapos, huwag isasabay sa Burmans kasi peak season yun. Huwag nyo rin isasabay sa gawaan ng mga gown para sa JS. Pati mga graduation, yun. Huwag nyo siya isasabay. So, hanggat maaari talaga, mas maaga daw. So, yun din. Lahat ng pinagtanungan ko, guys, 1 year to 6 months daw talaga kailangan masukatan ka. Para hindi ka nagmamadali. Para kung meron mga alteration, para sukat mo talaga siya. Dito yan, guys, sa 1T07, first floor. Meron sila dito, oh, mga pang, pwede siya pang display sa wedding. Yan yung ganito kalaki, 1.8 lang. Diba? Minsan kasi sa upgrade, yan sinasama ng mga wedding stylist eh. Ang gaganda, ito 7,000. Ito yung mga gusto kong ipa-upgrade sa stylist namin. Ito guys, meron din. 3,500, tatlo na siya. Long ganyan. O diba?
At least alam nyo din, pag nagpa-stylist kasi kayo, may add-on yan, yung ganito nila. So, meron din dyan yung mga candles. Ito, meron din ganyan yan, P5. Ito naman, 1-3, ito 2,000. Set na siya. Ito, oh, 1,200 lang ngayon. Guys, meron ding mga ganyan sa Japitan. Malapit sa may Banawe, doon. Kung saan tayo bumili ng mga ano, Christmas decor doon, meron din mga ganyan. Nandito na kami sa bahay sa Malabon. Meron ditong mga rentahan and gawaan, as in mga atelier na mga gawa. Makapag-canvas din tayo ng mga gawa nila. Sama ko ulit si Trisha, tsaka si mami ko. Mabayan ba akong di kasama sa mga vlog mo, anak? Kasama ko. Ang dilim. Dito, guys, sa Milagrosa Fashion. Ayan, meron din sila dito. Ayan. Punta tayo sa loob. Milagrosa Bridal Shop. Sir Dennis, hello! Siya yung owner. May Facebook din sila, guys. Check nyo. Ang ganda, oh. Corset siya. Naka-corset to. Opo. Na pinatry sa akin ni Sir Dennis. Ball gown na princess type gown daw. Crystal Swarovski yung kanila. Parang beatwork niya. Ganda. Ito yung infinity dress naman nila, Sir Denny. Kaya ang aking bridesmaid na maulit. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Pearly shell, pearly shell. Ayan. Ito guys, may mga swatches sila ng mga suit. May mga panloob naman. Ayan. Pinaka-main showroom ni Sir Dennis. Yan, di pa tapos. In the making. Actually guys, kasi kakabukas lang nito. Sir, may wala pang 1 year po ito, di ba? Meron sila mga infinity dresses para sa bata, barong, and then ayan yung maternity na wedding gown. Ito yung infinity dress para sa abay. And then, gumagawa rin sila ng mga cocktail dress. Filipiniana. Ito na ball gown din yan, pero wala siyang petticoat ngayon. Kaya hindi siya nang ball gown. Pang-pageant. Design niyan lahat ni Sir Dennis. Like nila na yung Facebook page ng Milagrosa Fashion. Ayan, Milagrosa Fashion. And ano, sir, yung mga services na yung in-offer? Wedding gown and suit. Office uniform. Ayan. Costume. Meron sila made to rent and made to own. Hey, sweethearts, we are finally home. Ayan, nakauwi na tayo after a long tiring day. Actually, hindi pa nga siya super long tiring day kasi hindi kami umabot sa D8 Mall and hindi rin kami nakaabot sa Tabora Street. Pati sa Tutuban Center, I heard na meron nga din daw mga murang gown doon. Pero hindi na namin pinuntahan si Tabora Street dahil nga ang sabi nila, marami rin ako napanood na ibang vlog na doon nga daw sa Tabora Street ay mura talaga. Although mura siya, pero medyo luma na daw yung mga style nila. Unlike sa 168 tsaka sa D8 Mall, nandoon talaga yung mga latest or bagong design na mga wedding gowns na meron sila. Mas mahal nga lang ng konti. Pero para sa akin, sobrang mura pa rin nun. Kasi ang pinakamababa na nakita ko na wedding gown ay 3,000 pesos. 3,000, 3,500. Yan yung pinakamura na natanong ko. And then, meron sila yung mga 2,500. Pero sobrang simple lang nun. Mga pang-entourage sa parents ng mga ikakasal. Ganyan. Tumunod na mura na nakita ko ay 5,000 pesos. Merong 6,000, 8,000. Ang pinakamahal na natanong ko doon sa kanilang shop na gawa na ay 35,000. Yun yung pinakamahal na nakita ko na ready-made na siya. Pero madalas sa kanila, kung magpapagawa ka ng made-to-order, yung iba ang minimum nila na starting price ay 25,000, iba 30,000. Mahal siya pakinggan, pero guys, sobrang mura na nun. Kasi nakapunta ako sa mga wedding expo, nakapunta rin ako sa mga atelier, nag-inquire na rin ako online ng mga may atelier talaga. Ang starting price sa iba ay 70,000, 65,000, ganyan, pataas to 100,000 plus.
Pero kung makikita nyo talaga yung nandoon sa 168, ganun lang din naman. Kasi doon sa 168, meron din talaga silang mga gumagawa. Meron silang mga designer. Lahat yan, hindi naman kasi talaga ang designer ang magtatahe, eh, diba? Wala naman yun sa klase ng bato na nakalagay dyan. Ang isipin natin ay yung mismong wedding, yung marriage nyo na magkasama. And syempre, yung feeling mo na maganda ka during your wedding day, diba? Iba pa rin yun. Pero hangga't maaari, ako kasi practical lang din. Ayokong gumastos sa wedding gown ng 50,000 pataas. Sa akin lang naman yun. Dahil mas gustuin ko na gumastos ng 100,000 or 120,000 na gown. I-invest ko na lang sa insurance ko, mga stock market, magnegosyo, or mag-travel, diba? Mas gugustuhin ko na ganun kasi 120,000 for a wedding gown para sa akin, that's too much. Para sa isang beses ko lang naman gagamitin, diba? Kahit na kaya kong bumili ng ganung klaseng gown, pero hindi pa din eh. Ayoko pa din talaga. Sayang lang. Pero it's a matter of personal preference kasi nakita ko eh. So nakita ko na kaya naman pala gumawa ng mga atelier or ng mga designer ng mga ganung gown na magaganda, na kapareho lang talaga ng mga ganong kamahal na wedding gown. So, why not, diba? Or, pwede siguro yun yung magandang-magandang gown. Katulad kay Milagrosa Fashion, yung nakita nyo nitong huli, meron sila mga made to rent. So, kung halimbawa ang gown ay 49,000 pesos, katulad nung sinukat ko kanina, pag nirent mo yun, it's half the price. O, diba? Sobrang makakamura ka, magandang-maganda na yung gown mo. Next time, guys, pupuntahan natin ang D8 Mall. Pupunta rin tayo sa mga atelier. Magfi-fitting tayo ng mga ibang gown. Sana nakakatulong tong video na to sa inyo kasi ako nag-enjoy talaga ako. And by the way, sweethearts, ang tip ko lang ha, pag made to order talaga ang mga wedding gowns, lahat ng napagtanungan ko talaga, minimum is 6 months before the wedding day, kailangan magpasukat ka na, magpagawa ka na, para 1 month before your wedding, gawa na yung gown mo. Kung meron ka mga alteration, kung meron ka man kailangan pang ayusin, final fitting, mareremedyohan pa nila nang hindi ka nagmamadali at hindi ka nasistress. Syempre, wedding day mo yun, wedding day natin yun, kailangan relax na lang tayo, kailangan sitting pretty na lang tayo. So, ayun, ang ma-advise ko. And also, huwag niyong kalimutan na mag-haggle or tumawad hanggat maaari, mag-canvas na mag-canvas, tsaga-tsaga lang, i-enjoy nyo lang talaga ang wedding planning. So, ayun, sweetheart, sana nakatulong tong video na to. Kung may mga tanong kayo, may mga suggestion kayo, just comment down below para makatulong tayo sa isa't isa. So, ayan, sweethearts, I hope this video helps. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and click that notification bell below para lagi kang updated on my next uploads. Thank you for watching, sweethearts. I hope to see you in the next one. Stay sweet, guys. Bye!